Hello, my lovely viewers! For today's recipe is beef and pork machado. But before that, you are watching Ruby's Small Kitchen. Please do subscribe, like, share, and hit the notification bell for you to notify for my uploaded videos. So, without any further ado, let's start cooking! At first, ito po ang ating mga ingredients. Let us start with cooking oil. Of course, for the main ingredients, we have here beef and pork. Fish sauce and ground black pepper. Onion and garlic. Sweet pickles. Tomato sauce. That's my leftover that I kept it on the freezer. Then carrots and potatoes. So this is the complete list of our ingredients. Ayan, nabili ko po itong cow's meat or beef sa store ng naka-cube slice na. So itong pork, pinatanggal ko yung fat kasi masarap daw yung nakahiwala yung fat dun sa meat. So ganun po talaga yung machado. Bali, isa rin po sa ingredients yung taba ng baboy. Itong pagluluto ng machado ay natutunan ko sa aming tatay. Tapos, si tatay naman at itinuro sa kanya ng aming lola. Ayan, ganyan lang po ang hiwa ng taba ng baboy. Sa paghihiwa naman po ng meat, depende po sa inyo. Kasi ako po, ibinagay ko lang doon sa pagkakahiwa ng beef na nabili ko sa store. Kung gusto nyo pong hiwa ay 2 inches by 1.5 inches, pwede po. Or mas maliit pa doon, okay lang. Itong carrots, isa lang po ito. Isang malaking carrots na hiniwa ko lang ng ganito kalaki. Ito din pong potato, isang potato lang din po ito. So, ganito ko lang din po siya hiniwa. Ito namang pickles, ganito lang kaliliit. So, slice lang. Andyan na rin po yung 2 tablespoons ng sabaw ng pickles. As you can see naman po yung onion, naka-chop, and then yung garlic, naka-mince. Ngayon po ay magpainit tayo ng kawali sa mahinang apoy lamang. At pag mainit na po yung ating kawali, pwede na nating lagyan ng mantika. Konting mantika lang po. At painitin ang mantika. Ang mantika, pag mainit na, ay malabnaw. Pero pagka malamig, ay malapot. So dahil mainit na po ang ating mantika, pwede na tayong mag-isa. Simulan po natin sa bawang. Pero huwag po nating susunugin ang ating bawang para hindi maglasang mapait ang ating niluluto. At isunod ang sibuyas. Siyempre, pag nagigisa, may garlic, may onion. Next ay yung pamintang durog. Gustong-gusto kong inilalagay yung pamintang durog pagkatapos ng sibuyas kasi ang bango ng niluluto. Ang bango ng paminta pagka sinunod mo sa sibuyas, naaamoy mo yung bango niya. At pagkatapos mag-isa ng bawang at sibuyas, pwede nang ilagay ang karne ng baka. At halu-haluin lang ito ng maluto ng bahagya. Pag medyo luto na, pwede nang lagyan o timplahan ng patis. Sa pagtitimpla ng pagkain, mag-uumpisa muna tayo sa konti. Let's say sabihin natin isang kutsarang patis o half teaspoon ng salt. Then later on, tsaka natin dagdagan kung kulang sa inyong panlasa. At pagkalagay ng patis, huwag po munang hahaluin para hindi mahilaw yung patis. At para malaman kung luto na yung patis,
maaamoy nyo po na amoy patis na yung niluluto nyo. At pag naamoy nyo na po yung amoy ng patis, pwede nyo nang haluin. Lagyan po pala natin ng tubig para sa ating pagpapalambot. Yung dami ng tubig ay yung level lang dun sa dami ng ating karne. Pakuluan ito hanggang sa lumambot. Tusukin ng tinidor para malaman kung malambot na ang karne. At dahil sa malambot na ang karne ng baka, pwede nang ilagay ang karne at ang taba ng baboy. Pakuluan lang ito hanggang sa lumambot ang baboy. At pwede nang ilagay ang carrots. At ilagay na rin ang potato. At pag malambot na ang carrots at ang potato, pwede nang ilagay ang pickles at ang sabaw nito. Pakuluan ng 2 minuto. At pagkakulo, pwede nang ilagay ang tomato sauce. At pakuluan ng 5 minuto. O pakuluan ito hanggang sa maluto ang tomato sauce. At pag ito ay luto na, tikman na po ang niluluto kung ito ay matabang o maalat. Pag matabang, dagdagan nyo lang po ng fish sauce or salt. Pag naman po napaalat ang inyong niluluto, lagyan nyo lang po ng konting tubig para mabawasan yung alat.